Hi guys, welcome to Elgab Art. For today video guys, share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang hair. Magbibigay na lang ako ng konting tips para sa gagawin nating artwork na to. Kaya ito na guys, simulan na natin. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung hair na gaya nito. Ayan guys, medyo lakihan natin ng konti para mas makita natin. Okay, unang ginagawa ko guys, ito. Dito muna tayo sa area ng mga dark. Yan. Then sa area na yan para yung light medyo mamaya na siya. Kasi tsaka natin siya i-highlight eh. Okay, muna tayo sa dark. Gawin natin ito muna ng mga string na yan. Yan, yung mga dark mismo. Laline natin. Okay. Yan tayo. Ayan. Bali, itong gamit ko guys, charcoal pencil. Ito, nabili ko lang ito sa Mandaya, no? Napakamura lang ito guys, 13 pesos lang yan sa Pandayan. Pero yung okay naman yung quality niya, maganda naman gamitin. Okay, i-dart natin siya para wala akong malaki-laking ano eh. Ayan, unahin natin. Yan ang ginagawa ko. Una yung dark area para pag nag-blend tayo mamaya. Disclaimer lang guys, hindi naman ako professional eh. Itong ginagawa ko artwork, base lang po sa aking experience. Yung mga dark muna guys, yan, para basta guhit lang yun ng guhit. Kasi yung stroke ng ano niya, puro pababa siya. Ayan, ito. Medyo yung mga konting pagka yung sa mga highlights, huwag yung didiinan guys. Ayan. Tapos pag mayroong mga konting dark yan, doon kayo mag-didiin. Para pagka nag-blend tayo mamaya, lalabas yan. Yung highlights tapos mayroong dark na yan, okay. Ganun lang abilis guys. Ay, sorry. Dark natin ta. Hindi ko pa na-dark ta. Hindi ko pa pala tapos yung tenga. Inuna ko na yung ano. Okay. Tayo sa taas. Okay. Masa yung stroke ng walk niya. Puro pataas, pataas. Bali, kukunin mo siya yung mga hibla niya. Parang yung hibla niya. Yan guys, yung mga hibla-hibla niya na. Ito, mga hibla na yan. Gagayain mo lang siya. Pataas lang din. Puro pataas lang. Gagayain mo, pataas. So, dark area na yan. Yan. Hindi lang. Kahit lang ganyan. Kasi halos dikit-dikit yan. Okay. Ano mamaya, pag nag-highlights tayo, madali na siya. Ayan. Makita niyo yan guys, ayun, ito yun. May malakas siyang tumaas.
Ito guys, patungan ko to eh. Para hindi dumidikit yung ganito ko doon sa reference. Para hindi madumi. Hindi madumihan. At least hindi rin madumi sa dito sa kamay ko. Ay, try natin. Ganun ulit. Pag may nakikita yung dark area, ayan. Sige lang. I-dark nyo. Ito, sa buhok na lalaki to guys. Kasi sa babae, iba naman yung... Depende rin sa buhok kasi guys, iba naman yung ginagawa kong technique. Pag sa babae, mas mahirap kasi ang buhok talaga ng mga babae. Mas mabusisi yun kaysa sa mga buhok ng lalaki. Unang-una, maigsi lang sa lalaki. Ay, sa mga babae, mahaba. Lalo na, pag yung pinili mong reference, mahaba ang buhok. Okay, medyo light dito. Pagka medyo light, huwag natin pulinan. Ayan, malight siya dyan. Pagdating dito sa area na to, nag-dark siya. Nag-dark siya, ayan, okay. Ito guys, itong ginagawa kong tutorial na to. Para to sa mga ano, yung charcoal na ano. Yung talagang gagayahin mo to, yung charcoal, I mean charcoal powder. Kumbaga, doon to tugma, itong ginagawa kong ano. Kasi kung ang gagawin niya ay yung ibang style, medyo maliligaw kayo guys. Yung mga ito, share ko lang din yung ginagawa ko talaga, kung paano ginagawa yung hair. Kasi mamaya lalabasan guys. Mamaya lalabasan ko paano magiging maayos yung buhok. Okay. Napudpud na ang aking... Yan. Ito rin kasi yung pinang ano ko sa mga mata eh. Medyo nagandaan lang ako dito sa ano, mura lang. Pero quality naman, maganda yung quality niya. Na chambahan ko. Diba kasi, nakabili ako. Hindi ako satisfied sa ano. Tapos, kasabay nito, bumili rin ako nito guys eh. Powder. Ayan, ito. Yung powder na Berkeley powder. Yan, charcoal powder. Tatry ko to dun sa buhok. Try natin sa buhok kung magiging maganda yung ano niya. Magiging black. Eh, minsan yung iba eh. Hindi ako satisfied sa mga ano eh. Yung pagka-black eh. Pagka-block ng ating artwork. Okay. Almost nakuha na natin yung buhok guys. Yan. Bali yung face niya, hindi pa naman, ano yun, marami pa ako re-retouch niyan, guys. Okay. Ngayon, guys, ang gagawin ko, ako ng brush. Yung maliit na brush lang, ito. Ganitong brush. Yan. Tapos, itong powder. Maglalagay tayo ng powder dito sa aking. Tatry natin kung maganda to. Maganda ko nalabasan. Yung iba kasi, yung compress na ginagawa kong ano, powder. Medyo hindi maganda yung pagkaka-block niya. Okay. Ganun ulit guys. Kung saan yung area na simula mo, yung dark. Doon ka ulit magsimula. Sa dark area. Pagka lumalaglag guys. Ano yun? Hipa mo lang. Ayan. Maganda. Maganda yung Berkeley na ano. Okay naman siya, maganda. Ngayon lang kasi ako nakabili ng powder eh. Lagi ko nagagamit yung compress kasi yun lang yung unang mga nabili ko eh, inuubos ko na lang. Sayang naman kasi kung di ko gagamitin sa mga artwork. Okay. Palitan ko lang brush ko guys, mas maliit. Ganito kayo, mas maliit para mas maan natin yung detail. Mamaya mag-highlights tayo. Makikita natin yan guys. Yan.
highlights natin yung mamaya para mas malumitaw yung mga may kintab-kintab yung buhok. Lilitaw siya. Ayan. Okay. Dirt na dirt yung area na to. Pero yung pagbabrush nyo guys, kung saan nakapaling yung buhok, doon pa rin. Dapat pa ganun din yung brush mo. Pababa rin. Huwag mo pa pa ganun. Kaya pataas na ano. Pababa pa rin guys. Pababa. Kung saan nakaayon yung buhok, pabagsak. Pabagsak mo din yung brush mo para hindi mawala doon sa pagka-stroke. Okay. Yan. Bila tayo guys, ito yan. Ganun lang guys. Basta may mga dark area, unahin nyo yan. Pataas. Pagka yung ihipan nyo lang, tumutulo yung powder nya. Kasi pag ganito talaga, yun naman ang problema pag naatayo yung powder niya. Hipan nyo lang agad para hindi kakalat sa kung saan parte. Sana o. Okay. Pwede rin naman, advice ko rin naman guys sa mga yung mga nakahigang nagda-drawing o nakalapat sa lamesa. Pwede rin naman gawin to guys. Wala namang kaso dun sa pag nakalapat o nakatayo ka. Ganun lang talaga ako, ganito lang talaga ako mag gumawa. Kasi nasanay na ako guys ha, tayo eh. Mga ayan. Kita niya guys, medyo nakikita niya highlights. Kita na agad yung highlights. Pero dadagdagan pa natin ng kasi dadart pa natin, hindi naman ganyan ka na lang. Mga nakikita nyo na yung progreso ng ano ng buhok. Okay. Dito naman tayo pababa. Ganun din guys. Pag yung dito ka sa light area, huwag mo rin masyadong didiinan. Dandan lang din ang pagbabrush. Dito ka magdidiin sa dark. Konting din lang, hindi naman din naman din. Gagawin mo yan. Ako sisimula, i-brush mo ng pataas. I-brush mo lang siya para konti-konti lang ana. Yan. Konti-konti lang ang masagap na brush dito. Yan. Yan. Okay. Si iron. Okay. Yan. Medyo nakikita na natin yung okay. Yan. Pagdating dito sa taas, konting brush na lang gagawin mo sa kanya. Yan. Susundan mo lang din yung stroke ng pag ganun naman siya, pag ganun. Kasi ang buhok niya, pwede rin pataas, pwede rin pababa. Mas hindi ka mahirapan, pababa, pwede naman pababa. Okay, yan. Palitan natin yung brush naman, medyo malaki-laki. Pag sa taas kasi medyo malaki-laki area na. Palitan natin. Okay, yan. Okay. Okay. Dito lang tayo sa baba. Itong area na to, may mga nag-love siya na buhok kayo, no? Mamaya gagawin natin yan. Okay. Next nyan guys, pagka medyo okay na,
na check nyo pa lang kung gusto nyo pang i-dark yung iba, pwede naman. Yan, tulad yan, hanapin mo pa rin yung area. Pagka natin yung press natin, hanapin pa rin yung area na mas dark. Ayan, dark, dark pa yan ang konti. Dark na natin. Okay. Okay. Yan. Maganda po yung Berkeley na ano. Berkeley, baka pwede naman. Maganda. Okay, okay sa gamitin, guys. Ting highlights. Tapos pag may mga sobra-sobra, ambray muna natin yan. Okay. Ngayon, guys, next gawin natin, highlights natin. Ah, ang highlights, guys, ito yung party na yan. Yan. Ito, yan. Oh, yung may string na ganon. Ngayon, gagawin mo yan, guys. Para mas magkaroon ng buhay yung buhok natin. Okay, kung kailangan nyo nito, guys, needed eraser. Pero ang ginagamit ko, guys, ito pas mas maliliit na parte, itong mono eraser. Ito, guys, napakagandang gamitin ito. Pag maliliit na highlights talaga, yung hibla ng buhok, makukuha nyo, guys. Kaya napaka-importante rin ito pag meron kang ganito. Kung wala naman, guys, meron din akong ano dito. Itong, yan, glue stick. Minsan, ito rin ang ginagamit ko na pang highlights. Yung pinakadulo nito, guys, yung dulo nyan, yan, yan ang inaano ko sa charcoal para mas magandang, mas matulis kasi ito, matulis ito pag yung dulo nito. Pakita ko sa inyo, guys, ito pakita ka, highlights lagyan natin, yung taas na ito, yan, i-highlights natin, ano, maliit lang siya, di ba? Ganda rin siya gamitin pang highlights. Yun nga lang, ikot-ikot nyo lang siya, guys. Kasi pag once na nalagyan na siya ng charcoal, linisin nyo lang. Pagka pwede pa uli, sige lang. Pag wala na akong nagamit ko, guys. Pag wala na akong gamit, pambaka po ito eh. So, maganda rin yun. Ginagawa ko muna sa malaking ano muna tayo, guys, area. Ginagamit ko itong kneaded eraser. Kneaded eraser, guys, ito sa bookstore nabibili. Kung gusto nyong sa mga area muna tayo malaki, yung pag-apply nito, yung dahan-dahan lang din, yung parang isang stroke lang na ganon. Kasi pag ginano mo lahat yan, mabubura. Slowly lang siya, slowly. Okay. Paling ginagawa natin ito, guys, ay sa vellum board to. Ang size nito 8.5 by 11. Nag-ready na ako nito. Medyo bumili na ako ng tatlo para hindi na ako pabalik-balik dun sa ano. Ayan, highlights, medyo malaki, kunti lang. Kasi hindi pa naman yan eh. Lagyan pa natin yan ng tawag nito, yung isa, yung mono eraser. Okay. Ayan. Yung taas lang muna ang gawin natin, guys. Yan, yan. Kasi mamaya, mas ilalight pa natin yung light area. Mas makita yung bawat hibla ng ano niya, ng buhok. Okay? Yan.
Okay na siguro, pwede na natin ay mag-highlights na maliliit na ito, yan. Yung area na to, yan. Yan yan guys, ha. Gaano kaganda ang quality nito na kukuha. Ang nagagaya nito. Kasi bawat yung maliliit na hibla, yan, nakukuha niya yan guys. Ganun din ang pag-apply niya. Mas maganda guys. Hindi natin ma-zoom eh. Zoom natin ng konti. Ayan. Yan siya na guys. Malikot ang camera. Zoom natin ng konti. Ayan. Para mas makita nyo. Yung sinasabi ko. Yung area na yan. Kukuhanin natin yan. Light na light siya. Ayan guys, pag yung dulo niya mano, bumibilog, ikaskas nyo lang doon sa ano, liha. Dapat may liha kayo. Ako may liha ko dito sa gilid. Yung maliit na, ay maano lang, manipis na liha lang. Okay, yan o. Ayan, mga highlights niyan. Lalabasin natin yan. Para magmaks mukhang buhok talaga. Ayan. Kita nyo guys. Kasi pag tinignan mo yan sa malayo, ang ganda ang kalalabasan guys. Ayan. Parang siyang pag nasa malayo na siya, para talagang buhok. Okay. Ayan. Sa lahat ng highlights na nakikita mo dyan, susundan mo lang gagayahin mo. Ito may lights na konti. Ayan. Ito, nabibilihan ng balat to guys eh. Sa Lazada. O, sa Shopee. Mayroon ng mga balat eh. Nung ano, una naghanap ako sa Boxer, wala akong makita. Hirap na hirap ako. Yun pala, nung ano, nandun na lahat sa Shopee, Lazada. Hanap ako ng hanap eh. Kung saan ako magilap ng mga gamit na ano. Mga gamit natin para maging maayos yung artwork natin. Maging quality. Kahit pa paano. Kasi, siyempre, nasa gamit din. Pag maganda yung mga gamit mo, so para sa akin lang yun guys ha, hindi naman na-advise ko na bumili kayo ng magagandang gamit. Para sa akin lang, mas gusto ko yung quality ng gamit. Pero kung hindi naman kaya i-afford eh, okay lang naman yung mga sinabi ko na maganda rin naman kalabasan nun eh. Ito lang para mapabilis ka yung mapabilis ka sa ginagawa mo. Pag yung hindi nyo kitang area guys yan, kasi may mga sala sa labat na ganun eh, may area na medyo malabo, hindi kaya ng mga pixel ng camera. I-ano nyo na lang ng konti. Lagyan nyo na lang konting highlights. Okay. Itong ginagawa ko guys, sa lalaki to. Yung sa babae kasi, iba rin yung technique ko eh. Pero minsan nagaganito rin ako ng technique sa babae. Depende sa buhok ng babae. Pag mahaba, pwede ko rin naman ganito yun. Kasi ganun din naman, isa lang naman ang kalalabasan nun. Yung technique na yan, ganitong technique. Pares lang na sa kalalabasan. Ito naman, yung way na to kasi mabilis to guys. Kahit pa paano. Ay, sorry. 10 minutes, 5 minutes. Pag ganito kaigsi lang, ay matatapos mo na agad. Yan. Okay. Ayan.
Baka tinignan mo yun sa malayuan, guys. Medyo magiging maganda yung kalalabasan. Okay. Yun lamang po, guys. Sana po may natutunan kayo sa ating tutorial. Kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, please like, share, and subscribe na po kayo para and pakihit na rin po ang bell button para updated po kayo sa aking mga next tutorial na gagawin natin, guys. Maraming salamat po. Sige pa. Okay. Thank you. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Ayan. Ayan po yung konting retouch dito sa mga ano. Ayan. Sige, guys. Thank you. I-retouch na lang pag meron kayong kitang hindi pa natamaan ng ano, dark area. Okay. Sige. Thank you.